steps down, treasure inside a tunnel marker, assessment 555. Magandang araw sa inyong lahat mga madam at mga sir. Tuloy-tuloy lang ang pagbigay natin ng mga simpleng assessment reading, gabay at payo, base sa mga sign ng kasamahan natin kung saan pinapasa nila sa akin. Kaya sabayan nyo na ako para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pag-treasure hunting. Ngayon, umpisahan na natin. Lalo na sa may-ari ng mga sign na ito or site na ito, makinig kang maigi sir. Napansin ko lang dito sa mismong video mo na ang plastada sa lugar, mirong Salakot Mountain. Para sa akin mga katiits, dito pa lang sa plastada sa lugar na parang may maliit na bundok, positive treasure site na ito dahil ang mga ibang sign na sumusuporta dito sa paligid sa baba na nakaukit sa bato, halatadong literal talaga na gawa ng tao. I-forward natin dahil napanood nyo naman sa naunang video, isa na ang batong ito na parang hugis heart base sa plastada sa lugar na medyo patag. Ang paggagawa ng heart na ito ay flat. Nagsusuporta ito base sa plastada sa lugar, base sa pagkagawa niya na flat. Ibig sabihin, positive treasure site talaga ang area mo sir. Ngayon, mapapansin natin pagbaliktad ni sir sa mismong batong ito. Diyan nakaukit or nakalagay ang klarong marka, klarong pagka-engrave. Kaya dito ko kinuha ang pamagat na steps down, treasure inside a tunnel marker. I-forward natin dito sa pinakamalinaw na larawan. Ayan, kung may mga ganitong mga markahan kayong makikita mga katiits, na halatado talagang gawa ng tao, number 1, makinig kang maigi sir. Dito pa lang, isa, parang dusi sila eh, dusing guhit-guhit. Nagsisignal na ito sir or nagsasabi na ang target sa area mo nasa loob ng tunnel. Pag ganitong klase, kahit ilan yan mga katiits, hindi lang bababa ng 6 or o 6, tama, 6 na ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ito kay sir, binilang ko 12 ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nga. Sa madaling salita sir, nagpapahiwatig ang markang ito, ulitin ko ulit, na may tunnel sa area mo. At ang tunnel na yan, sigurado na may laman na mga nakabox na semento base dito sa mga dot. Iguhit natin, kahit ipalagay natin 8 guhit lang, 6, basta hindi siya bababa ng 6. At idagdag pa natin itong mga butas-butas na nasa gitna ng mga guhit. Number 2, pangalawa, ang deposito sir sa area sa loob ng tunnel, nakalagay daw sa loob ng kahon. Nagdidipindi pa yan, number 1, kung anong klaseng kahon ba yan. Pwedeng kahon ng simento, pwede ring kahon ng or kahon na gawa ng metal tulad ng aluminum, bronze, pwedeng ganun. Basta ang markang ito, marami siyang kahulugan or meaning hindi siya nagtatapos sa unang sinabi niya na may tunnel ang lugar. Kung hindi, nagsusuporta pa itong butas-butas na ito na nasa gitna ng guhit na ang mga deposito nasa loob ng kahon. Ulitin ko ulit, at hindi lang nag-iisa sir, kasi mapapansin natin maraming mga butas. Ayan, number of deposit yan sir, kung ilan ang butas. Yan din ang numero or bilang. Nagdidepende pa yan sir kung bilang ba ito ng kahon or bilang ba ito ng gold bar na nakalagay sa kahon. Ganun pa man, deposit sign pa rin ang tinutukoy niya ng mga butas-butas na yan. At idagdag pa natin kung saan siya nakaukit, saan siya naka-engrave. Balikan natin ang hugis ng bato. Hugis heart. Ganitong klase ang mga heart na deposit sign na pagka-heart mga katiits.
Pero para sa akin, ayan o, palagi kong sinasabi sa inyo na ganitong klase na pagka-heart ang signal sign ng deposit. Ang malaking tanong, saan kaya makikita ang mismong deposito na yan? Ngayon, pwede kang gumamit ng kumpas, sir, at hanapin mo ang north side dito, sir, patagang area, at walang sapa sa mismong gitna ng batong ito. Maliit kasi ito, mga ka-teach, parang supporting sign lang ito. Gumamit ka ng kumpas, punteryahin mo ang north side. Isulat natin para maintindihan mo talaga. Isang halimbawa, itong direksyon na ito, papunta ito sa north side. Sulat natin or isulat natin north, at dito naman ang silangan or east. Dito ang west. Mali, east pala, silangan. Dito ang west, at dito naman sa kabila ang south. Ngayon, tumbukin mo, sir, ang north area or northeast area, pero the place masyado. Huwag mong dikitan ang northeast area. Dito lang hanggang sa 81 degree. Maghanap ka ng lumang punong kahoy. Simula sa 81 degree, 45 degree hanggang 360 degree. Ito yung 45 degree. Ayan. Basta gumamit ka ng kumpas sa ibabaw ng batong ito, puntiryahin mo ang north area or northeast area. Hanapin mo ang lumang punong kahoy, hindi magkalayo ng kahit 30 meters. Ayan, dahil nandoon ang isang target na mababaw or giveaway sa mismong area na ito. Pero para sa akin, dahil pagbukas mo dito sa ilalim ng batong ito, para siyang may butas, pwede mo ring birahin, sir. Ay, nandun sa kabilang video. Pwede ka ring mag-tease dig, sir, kahit mga 9 feet sa mismong batong ito. Pag nakahukay na kayo, kasi naka-plot siya, palagi kong sinasabi sa inyo, mga ka-teach, ang mga ludlock position, bantayanan, lalo na at deposit sign, naka-plot ang pagkalagay ng batong ito. Walang ibang travel kung hindi down lang talaga. Pero may napansin rin ako, may sumusuporta dito sa gilid, oh, na bato para tong arrowhead nakaturo doon. Pero ganun pa man, baka sakali lang kung suswertihin kayo sa inyo talaga ito, pwede kayong maghukay sa mismong batong ito. Kahit mga 9 feet under lang, wala namang mawawala. Dahan-dahan lang. Ngayon, ang unang sign na makukuha ninyo sa ilalim, 3 feet under or start 3 feet under. Isulat natin. Bantayan mo talaga kung ano ang position. Baka arrowhead yan. Tulad ng mga ganitong klaseng mga sign. Gumamit tayo ng ibang kulay na parang may arrow, paganyan. Ayan. Na nagtuturo sa kabilang direksyon. Yun ang sundan natin dahil parang susian lang ang nasa ilalim sa mismong batong ito, or parang tinagong susi para pagsunod sa ibang area or target area. Kaya bantayanan ang mga sign na makukuha ninyo sa ilalim. Unang 3 feet under hanggang 7 feet under. Pero kung ang sign na nagtuturo pa rin sa ilalim, mga tipong mga sign na giveaway sign at nagpapasunod pa siya, pag nakakuha kayo ng 3 feet under, ay diretsuhin nyo na kasi may laman ang mismong ilalim ng batong ito. Pero kung ang ibang sign na magtuturo pa sa ibang area, naka-islan, paangat, or patagilid sa ilalim, ibang area ang tinutukoy noon. Pero ganun pa man, diretsuhin lang ninyo ng 9 feet or pinakamaganda, ipasa ninyo sa akin para magaguide ko kayo ng maayos. Basta pwede kayong maghukay sa mismong ilalim ng batong ito. 9 feet ang target. At wala namang wawala dyan, mga ka-teach. Napakababaw ng 9 feet na yan. Baka dalawang tao, tapos na yan ng dalawang araw kung paspasan. Pero kung dahan-dahanin lang, pwede naman. Pagbakanti lang, pwede ninyong explore. Parang ano lang, mga ka-teach. At saka, hindi pa naman delikado ang 9 feet or 9 feet under. Mababaw pa yan. Paswertihan din.
sugal din talaga ang pag-treasure mga ka-teach. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment trading natin, sana nabigyan natin ng mga simpleng gabay ang isang kasamahan natin at mahanap niya ang target sa area niya. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-teach.